Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang magiging laban ni Lomachencko. Ayon sa report mga tol, inaayos na po ang posibleng laban ni Basil Lomachencko kay Masayoshi Nakatani ngayong summer. May kartada si Lomachencko na 14 wins, 10 knockout, may dalawang talo, may edad na 33. Huling talo niya laban kay Teofimo Lopez. Interesado si Lomachencko sa rematch pero ayaw pumalag ni Lopez. Kaya kailangan maghanap ng kalaban si Lomachencko. Si Masayoshi Nakatani naman ang ibibigay ni Bob Arum. May kartada na 19 wins, 13 knockout, may isang talo, may edad na 32. Nakuha niya ang isang talo laban kay Teofimo Lopez. Marami ang nagsasabi mga tol, hindi sana ito ang dapat kalabanin ni Lomachencko sa kanyang pagbabalik. Pero wala naman ibang option si Lomachencko. Malabo naman kay Ryan Garcia. Walang gustong lumaban kay Lomachencko sa 135 pounds. Mataas naman ang ranking ni Masayoshi Nakatani mga tol, number 5 sa WBO, number 10 sa IBF, number 7 sa WBC. Magandang laban din para kay Lomachencko, pampainit matapos magka-injury sa balikat. Sa kabilang banda naman, Terence Crawford hindi na interesado kay Errol Spence. Wala na daw siya balak maging undisputed sa 147 pounds. Kung ayaw daw ni Errol Spence magipag-unification at ipagpatuloy ang demand sa hatian, no problem kay Crawford kahit walang mangyayaring unification. Naging undisputed na daw siya sa 140 pounds, naranasan na niya makahawak ng apat na titulo. Samantala si Errol Spence, target pa lang niya maging undisputed sa 147 pounds. Para makuha ni Spence ang apat na titulo, kailangan niya talunin si Crawford, kaya kailangan pumayag si Spence sa 50-50 na hatian. Pero sinabi naman ni Errol Spence mga tol, papalag siya kay Terence Crawford matapos niya talunin si Jordanis Ugas, kaya matagal pa ito bago mangyari. Samantala, dalawa naman ang pinagpipilian ni Crawford mga tol, si Pacman at si Sean Porter. Kahit sino sa dalawa ang makalaban ni Crawford, sigurado magbibigay sa kanya ng magandang laban. Sa kabilang banda naman, Mike Tyson nagsalita na tungkol kay Evander Holyfield. Matutuloy naman daw ang laban sa May 29. Pero hindi sakop ng thriller ang kanyang laban, labanan daw ito ng Legend of League. Hindi naman binanggit ang tungkol sa $25 million. Siguro tinanggap na ito mga tol kaya tuloy ang bakbakan. Pagdating naman sa laban ni Teofimo Lopez versus George Cambosos, mukhang mangyayari na lang ito sa buwan ng June dahil mahirap kumita kung may kasabay na malaking laban. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na balita mga tol. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.